Dear Mommy Emmy, itago niyo na lang po ako sa pangalang Cherry. Sinulat ko po itong kwento ko ngayon upang magbigay aral din sa ibang mga taong umaasang magkaroon ng extra income kahit papano at mapalago ang kanilang pera na nasa bangko. Kami pong mag-asawa ay nagtutulungan sa paghanap buhay. Pareha po kami working at dahil po sa pandemic na to, ako po ay nabigyan ng pagkakataon na mag-work from home. Kahit na po nagtutulungan kami mag-asawa sa paghahanap buhay, hindi pa rin po sapat. At meron din po kasi akong gustong abutin na pangarap at mga bagay na gusto kong maibigay sa aking anak at sa aking mga magulang. Etong kamakailan lang, nag-invest ako sa tinatawag nilang IWE. Na hanggang ngayon, di ko alam ang ibig sabihin. First time ko siya na na-encounter, inintroduce lang sa akin to ng kaibigan ko. Investment siya, nakikita yung pera mo sa loob ng ilang araw. Parang ini-invest to dun sa, kung hindi ako nagkakamali, sa crypto or something like Bitcoin. May araw-araw kaming payout. Nakaka-inganyo kasi talaga namang sunod-sunod yung payout ko nung una. Hanggang sa nagdagdag ako ng nagdagdag na investment. Palaki ng palaki, tapos nag-loan pa ako para lang ipang-invest kasi isip ko maibabalik ko naman pagka-payout ko. Sinabihan na ako ng kaibigan ko noon na dahan-dahan lang daw ako. Sabi ko naman, mag-i-invest na ako hanggang okay pa yung group. Kasi alam ko na yung mga ganito, imposibleng magtagal ng sobrang tagal. Sabi ko kahit 1 month lang, matulungan ko lang yung asawa ko dun sa balak niyang negosyo. Kasi malaki ang kapital na kakailanganin. At kung sahod lang naming pareho ang pagkukunan, imposibleng makapag-ipon kami sa maikling panahon. At saka gusto ko din kasing ilibre sana yung pamilya ko na makapag-outing kami. Ang ganda ng galaw nung una. Inalok ko yung kapatid ko kasi isip ko baka gusto din nila at yung dalawang upang kaibigan. Sabi ko, refund guaranteed. Kung sakaling magka-problema, isip ko nun, maibabalik din agad yung pera. Kasi araw-araw naman yung payout. Hindi ko inalok yung mama ko nun. Kasi alam ko wala siyang pera. At saka, pakiramdam ko, delikado din. Kasi nung nag-uusap kami sa limit, nung nag-uusap kami ng kapatid ko, na-curious din yung mama ko. Naisip ko, maaaring malaking tulong din to para sa mama ko. Kasi alam ko, hirap na din talaga sila ng papa ko. Nag-invest siya ng 20,000. Kinabahan talaga ako noon. Kasi ang laki. Pero isip ko, within 7 to 8 days, babalik na kapital nito. Pinapaiwan niya yung kapital para i-invest ko ulit. Dapat pala, sinunod ko na yung instinct ko na araw-araw din siyang payoutan. Katulad nung sa mga kapatid ko at sa pinsan ko. After 5 days, simula nung nag-invest sila, nagka-problema na yung group namin. Nung una, pinaghihintay kami ng refund. Katagalan, naging scam na. Kasi, nagtago na yung founder. Grabe talaga ang iyak ko. Kasi malaki na nga yung nawala sa aking pera
dagdag pang bagahe para sa akin yung ininvest ng pamilya ko. Sana di ko na lang sila inalok. Kasi talo na nga ako, kailangan ko pang ibalik yung pera nila. Doble-doble na problema ko. Maliit na yung sa kapatid ko at saka sa pinsan ko. Madali lang ibalik. Pero ang nakakaiyak talaga yung sa mama ko na 20,000. 4,200 pa lang ang nababalik ko sa mama ko hanggang ngayon. Ang hirap pa kasi yung sahod naming mag-asawa sakto lang sa mga gastusin namin sa bahay. Nakakaiyak talaga. Sobra. Tapos, next month, kailangan na ng mother ko yung pera. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Kaya guys, pag nakaka-encounter kayo ng mga ganitong investment, huwag kayo mag-i-invest ng malaki. Yung kaya nyo lang mawala sa inyo, o kaya huwag nyo na lang patulan at all. Magnegosyo na lang kayo kahit maliit, kahit mabagal ang paglago, at least sure naman. Sa ngayon po, Mami Emmy, nagdadasal po ako na sana malagpasan ko ang lahat ng to. Yung bunga ng aking pagmamadaling lumaki ang pera ko na uwi sa matinding kamalasan. Sana po magsilbing aral tong kwento kong to sa maraming tao na nagmamadaling yumaman. Thank you, Mami Emmy, at dahil sa bagong segment mo sa YouTube, maibabahagi ko ang kwento ng buhay ko na maaaring magbigay ng malaking leksyon sa mga katulad kong madaling maniwala, lalo na kapag pera ang pinag-usapan. At ito po ang kwento ng buhay ko. Yours truly, Cherry. You know, Cherry, hindi lang ikaw, parang last year pa, nag-start ng lockdown. Ang dami nang nai-scam sa ganito. Kasi nga sa hirap ng buhay, di ba? At marami sa atin ang nawala ng trabaho, kaya para bang yung mga ganitong chances, pinapatulan kagad kahit hindi sigurado, kaya ang daming nabibiktima. May i-share ako sa yung Bible verse na madalas na sinasabi sa akin ng husband ko to. At para clear sa'yo, magbibigay ako ng dalawang translation about this. Ito yung Proverbs 13:11. Wealth from get-rich-quick schemes quickly disappears. Wealth from hard work grows. Another translation of this is, wealth gained hastily will dwindle, but whosoever gathers little by little will increase it. So yung verse na yon, nagpapakita lang, no, na hindi talaga nagsasucceed ang mga quick rich scheme. Diba? Tulad niyan. Though, I should say na yung nabanggit mo na investment, form of investment like Bitcoin or cryptocurrency something, though I'm a financial advisor, but that is not my specialization. Medyo hindi pa ako ganun ka, you know, educate when it comes to Bitcoin or cryptocurrency na kind of investment. So, ang sabing kasi sa financial advisor, yung isa sa mga savings program namin or insurance program na tinatawag namin VUL or Variable Unit Link, insurance siya na meron lang siyang kaakibat na investment. But you know, we always tell our client that the investment part is not guaranteed. Kasi nga nilalagay yun sa like stock market, ini-invest yan kung ano yung pinili na market ng client.
But basically, when it comes to investment na sinasabi mong kikita at magkakaroon ka ng return of investment sa mga ganyan, we always tell our clients that it's not guaranteed. Pero yung insurance coverage, yun yung guaranteed. Kasi whatever happens to you, kung ano yung coverage mo, yun ang maibibigay sa'yo or sa beneficiary mo. Unlike the investment, no, depende kung ano yung performance ng market during the time of claim or during the time na i-withdraw ni client. Diba? So, same with that investment, whether it's Bitcoin or hindi ko talaga forte yung klaseng investment. But I believe that it's a legit investment based sa aking mga ni-research, no, binasa at pinanood. So, legit naman siya. But the problem is, nagiging scam na lang siya, especially kapag nagtiwala ka sa isang tao na gagawa ng investment mo in behalf of you. Na like for example, tulad ngayon, di ba? Bagsak ngayon, the latest news na napanood ko is talagang sumadsad talaga ang Bitcoin, di ba? Ang cryptocurrency talagang nagsumadsad talaga, bumagsak talaga at ang dami talagang na-report na loss, no? So, kailan ba nagiging scam ang mga ganitong investment? Tulad ng sinabi ko nga sa iyo na like for example, hindi ka na legible ang nasa isip mo lang dahil kikita yung investment mo o sige, bibigay ko sa iyo tapos yung taong pinagkatiwalaan mo hindi mo pa nakikita ever dahil online lang kayo nakikipag-communicate. Ni hindi mo alam yung background niya, hindi mo alam kung saan mo siya aagilapin just in case, 'di ba? So, yan yung mga bagay na maaaring mangyari sa iyo along the way ng investment. Like ngayong nangyari sa iyo, nung una pinangakoan kayo na mai-refund or money back guaranteed whatever happens or worst comes to worst, ibabalik yung investment mo. Pero dahil siya mismo, nalugi rin, malaki rin yung nawala sa kanya, tapos kung ano man yung kanyang kinita before, hindi na siya enough to cover all the investments na binigay sa kanya for refund. Diba? So, wala na siyang choice kundi takbuhan kayo. And the problem is, wala man lang kayong written agreement, diba, na pinanghahawakan. Aside sa hindi nyo kilala yung tao, wala kayong alam about that person, hindi nyo na siya mahahabol, tapos wala pa kayong written agreement na pinirmahan nyo both, kung ano yung pinag-usapan nyo, na pinanotaryo nyo sa abogado. So, kung nireklamo nyo man to, let's cross our fingers na manalo kayo kahit na wala kayong pinanghahawakan sa iyong pinag-usapan. So guys, ingat-ingat po tayo. Kahit na anong investments yan, I tell you, eto laging tatandaan nyo. Na kapag mga investments, whether nasa, lalo na sa stock market, walang magsasabi sa inyo na it is guaranteed. Yung kikitain mo, it depends sa performance ng market. Laging yan ang sasabihin sa'yo. So, if you are going to invest in such form of investments, make sure na ikaw mismo ay knowledgeable. At mas best kung ikaw mismo ang hahawak ng investment mo, ikaw ang magbabantay dyan. Diba? Yung pag-rise at pag-fall ng market, ikaw ang tumutok dyan 24/7. And the most important thing is gaano ba katatag ang dibdib mo sa maaaring maging loss. Diba? Dapat yung stamina mo talagang, alam mo yun, sige okay lang, ma-loss sa akin, hanggang saan mo kaya. Yung appetite mo for loss. Kasi huwag ka lang nagbibilang ng possible na kita. Diba? Na return of investment. Kasi kung merong possible na kumita ka, na magkaroon ka ng ROI, there is still also a possibility of loss. And let me stress this. Big loss. Okay, so Cherry, I hope nakapagbigay sa'yo rin ito ng leksyon
na sana, no, kahit na sa iba pang mga tao dyan na nagmamadali, naiintindihan ko, napakahirap ng buhay ngayon, kaya every time na may mga chances na ino-offer like this, talagang ginagrab natin. But, you know, may ang mga lahat ng bagay dapat pinag-aaralan muna natin. Okay? So, beautiful people of the world, meron ba kayong napulot at nakarelate ba kayo sa kwento ng buhay ni Cherry? At kung meron man at gusto nyo rin ibahagi ang sarili nyong kwento ng buhay, maaari nyo itong ipadala sa mommyemmy.2020@gmail.com or i-message nyo sa Facebook page ko na Mommy Emmy the Supermom. Okay, so guys, I hope na entertain kayo ulit sa panibagong storya ng buhay na to. And I hope to see you on Saturday sa ating live stream para magkaroon ng chance ang ating mga viewers to give their insights sa mga stories na tinalakay natin this week. Please stay safe and healthy, everyone. God bless and see you next time. Bye-bye!